maikling days of culture, mababang FCR, consistent product performance at dekalidad na isda. Ilan lamang ito sa mga pamantayan ng dekalidad at efficient fish feeds para sa matagumpay na tilapia farming business. Paano nga ba pataasin ang kita ng tilapia farmers gamit ang Tate Extra Sink Feeds? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako si Liza Narvaez at ito ang Tate TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita! Ako po ay nag-umpisang mag-alaga ng tilapia rito po sa lawa ng Palakpakan since 1982 po. Doon ko po kinuha ang pagpapaaral ng aking anak at napagtapos ko po naman ng aking anak. At hanggang sa ngayon po, diyan pa rin po ako umasa sa mga parang pambili ng pagkain ng aking mga anak at ang aking mga apo. At nakapagpagawa rin po ng maliit na tirahan. Ito pong Tate Extra Sink na yan, naobserbahan po namin karamihan ng mga fisher folks. Maganda po ang performance ng Tate Extra Sink. Nakagamit kami ng iba, pero hindi po kami masyadong naging satisfied. Nandumating nga po ang Tate, maganda po ang kinalabasan ng aming pag-aalaga ng tilapia. Kung kaya't hanggang sa ngayon po, hinihikayat ko pa rin po ang ibang mga fisher folks na sila'y sumunod sa mga ginagawa namin dahil maganda po ang performance ng Tate Extra Sink. Kasi po, pagka po yung magandang fingerlings, pagka po Tate, meron 4 months, harvest na po yun. Talagang mabibintog, malasa, at attractive po ang kanilang kulay ng scale. Malaking bagay po na itulong ng Tate. Kasi po, nung una, mahina nga po ang, kasi ako mapagtanong din po ako, gano'n bang crude protein yan sa ibang naman. Nang ikon nga po yan Tate, maikon dito sa amin, mabilis po at medyo maganda naman po ang income ng mga tao. Kahit sa ibang fisher folks, sinihikayat ko po sila na sumubo kayo ng Tate at magiging satisfied kayo. Umpisa po lang isa, naging 50 na po ngayon. Kasi yun pong ibang right ng mga may-ari, binibili ko. May kita po, opo. Nagkaroon po kami ng bahay, tsaka na lupa, at ng sasakyan. Nakabili ako ng mga lupa para pagkuhan yung mga anak ko, may matitirika ng bahay. At tsaka nagpaaral ho ako ng mga anak. Sa loob ng 40 years, lahat ho ng anak ko ay titulado. Tapos lahat sila. Ang ginagamit ko po ngayon, yung extra sink. Ayos ho naman pakain. Satisfied po. Kumikita po talaga. Pag po ang laman ng fingerlings na yung labay apat na kigyes, ay di ang kain po noon na isang sako. Isang umaga. Sa hapon, isang sako rin po. Bali, 2 bags, 1 day. Ang tilapiyang pinakain ng extra sink ay maitim ang kaliskes, hindi tanggalin, at saka mataba. Malakas ang resistensya ng isda. Pinapataas naman po ng extra sink ang kita ng mga manging isda dito. Hindi lang ako, marami kami. Subok na po eh, kaya hindi na po magpapalit. Nakita po namin sa iba na ang pag-alaga ng tilapia medyo nakakadagdag kita sa kabuhayan. Ano po, ang bahay medyo barong-barong lang, nakapagpatayo po kami ng unting maganda, hindi naman kagagandaan, pero hindi naman kakalita. Tapos napag-aral ko po aking tatlong anak. Marami nga po dito nagpo-promo naman kung ano-anong klaseng patuka, pero subok na namin ang tatay. Yung pong yung sinker, kasi may gumagamit po naman talaga kami ng pakain namin. Saka hindi kami umaris nang hindi talaga ubos yung pakain. Hindi kayo nakita ng iba na bigay lang ng bigay. Kami sinusure namin na talaga na kinakain ng isda. Sa 5,000 pieces, kumukusumo po kami ng mga 60 bags. Okay na, happy na.
Pero siguro kung mas na madadagdagan pa, mas okay. Kaya lang, tinatiming din namin sa panahon. Ang extra thing, simula nung mag-crumble, hanggang sa mag-kwan, pag sa lasa, okay. Ang bigat, ayos. Kita mo naman sa pero sa tilapia kung ano ba siya eh. Mataba talaga, makapal. Sa lahat ng may gustong mag-alaga ng tilapia, dito sa Palakpakan Lake, binibigay ko po sa kanila ang tip na talagang ang inyong kanila itatay at subok na. Sigurado tayo rito sa Tatay Pids na to. Ano-ano naman ang mga katangian ng tilapia na hinahanap ng mga mommy midi o harvesters? Bilang mag-harvest, nasa 35 years na po akong nag-harvest hanggang sa ngayon, taong ito. May nakakailangan, nasa kondisyon ang tilapia bago isadsad dito sa tabi. Ang hinahanap kong katangian ng tilapia ay matataba at malalakas. Kasi para mabili, maakit ang mga mamimili. Kasi pagpayat, iniiwanan ng tendera. Ang napansin ko sa pinakain ng extra zinc ay malakas ang resistensya ng tilapia at mabilis ang bentahan ng tilapia at matataba. Inahanap-hanap ng mga mamimili sa palengke. Sa ibang gustong maging mag-harvest, pwede naman silang tumulad sa akin ng pag-harvest. Pakain nila ay ang tate, extra sinks at madaling magpalaki ng isda. Matataba siya at malalakas. Malasa. Isa na namang episode na siksik sa kaalaman ang inyong napanood, lalo na sa mga nagbabalak o kasalukuyang nag-aalaga ng tilapia sa fish cages. Para sa impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang aming website, www.tate.com. I-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa facebook.com/tateaquafeeds at youtube.com/tatetv. Muli, ako si Liza Narvaez at ito ang Tate TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita!